Walang ibang hangad si Hazel, kundi ang mabigyan ng katarungan ang pagkawala ng kanyang ama. Subalit, paano niya gagawin yun kung malakas ang kapit ng taong kakalabanin niya? Nagkaroon ng kaguluhan sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ni Hazel. Isang gwapong customer ang tinamaan ng baril. Duguan itong gumapang sa pinagtataguan niya at hiniling na itago niya at pakaingatan ang maliit na box. Ngunit parang nananadya ang tadhana ng araw na yun. Pagkatapos ng pangyayari, ay tumawag naman ang stepmother niya para sabihing na aksidente ang papa niya. Hindi na natapos pa ang kanyang kamalasan simula ng araw na yun. Pagkatapos maratay ng papa niya sa ospital ng ilang linggo, ay binawian na rin ito ng buhay. Pagkatapos ay pinalayas siya ng kanyang madrasta sa kanilang bahay at bininta nito ang bahay na pag-aari ng kanyang mga magulang. Hindi pa doon natapos ang kasamaan nito. Nadiskubre niyang hindi aksidente ang nangyari sa papa niya. Ipinapatay ito ng madrasta niya para makuha nito ang insurance ng papa niya. Sa sobrang galit at naisipan niyang maghiganti, aakitin niya ang bilyonaryong fiancé ng stepsister niya. Laking gulat niya nang mapagtantong ang fiancé nito ay ang gwapong customer niya sa coffee shop at hinahanap nito sa kanya ang pinatago nitong box. Ang problema, hindi na niya maalala kung saan niya nailagay yon. Nanganganib ang buhay ng gwapong lalaki kapag hindi niya nahanap ang box. Ngunit, mas nanganganib ang puso niya dahil napagtanto niyang umiibig na pala siya sa gwapong lalaki na nadiskubre niyang isa palang mafia boss. Ipinagbili niyong bahay nang hindi man lang pinapaalam sa akin? Hindi makapaniwalang sabi ni Hazel sa stepmother na si Nora. Hindi pa ba kayo nasiyahan sa insurance na natanggap niyo nang mamatay si Papa? Nilingon niyang kanyang mga gamit ni isa-isa na nitong nilabas sa kwarto niya. Kanina pa siya nagpipigil dahil ayaw niya ng away. Ang daming pinagkakautangan ng Papa mo! San ko palagay mo kukunin ang pambayad sa mga utang niya? Singhal sa kanya. Napaiyak si Hazel. Ang bahay na lamang na ito ang natitirang alaala ng mga magulang niya. Pagkatapos binenta pa ng magaling niyang madrasta. Kung paano nito yun nagawa, nang wala man lamang siyang pirma ay hindi niya alam. Kaya ngayon pa lang, mag-impake ka na at maghanap ng matitirhan. Hindi ka namin pwedeng isama sa bagong bahay na lilipatan namin. Nakakahiya namang pati ikaw, kakalad ka rin pa namin doon. Alam mo namang regalo yun na bilyonaryong fiancé ni Lily. Napahikbi ang dalaga. Hindi niya alam kung saan siya makikitira ngayong binenta na ng madrasta niya ang tinutuluyan nila. Kung minsan ay hindi niya maiwasang tanungin ang Diyos. Parang sobra-sobra naman yata ang mga problemang binibigay nito sa kanya. Parang wala nang katapusan. Nang maratay sa ospital ang papa niya ay napahinto siya sa pag-aaral para alagaan ito. Hindi na rin niya nagawang bumalik pa sa coffee shop na pinapasukan niya kung kaya't nauwal siya doon. Siniraan pa siya ng may-ari ng coffee shop kaya ngayon ay nahihirapan na siyang humanap ng trabaho. After 3 weeks ay namatay din ang papa niya. May nakuhang insurance ang stepmother niya ngunit ni Singkunduling ay hindi man lang siya nito binigyan. Katuwiran nito'y kulang pa yung pambayad sa lahat ng pinagkakautangan nila. Pero hindi pa pala sapat ang 2 million pesos na nakuha nito sa insurance. Benenta pa nito ang bahay nila. Pwede ho bang pakibigay ng resibo ng lahat na nabayaran niyo kamong utang ni Papa sa ospital? Ang tanda ko ho kasi, pati ospital ay cover ng insurance ni Papa. At bago pa niya maituli ang sasabihin, ay nasampal na siya nito. Ako pa ngayon ang pinagdududahan mo matapos kong alagaan ang Papa mo? Madramang sabi nito sa kanya. Wala ka talagang utang na loob! Ha? Alagaan? Parang hindi niya matandaang inilagaan ito noong nakaratay sa ospital ang papa niya. Ni hindi nga mabaka sa mukha nito na nag-aalala ito sa papa niya para pangang walang pakialam. Abala sa madyong habang siya ay hindi maganda o gaga sa pag-aalaga sa papa niya. Lumayas ka na bago pa magdilim ang paningin ko at huwag na huwag ka na magpapakita pa kahit na kailan. Sabi nitong inihagis sa labas ang mga damit niya. Napakagatlapi si Hazel. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ng mga oras na yun. Niwala siyang kapera-pera.
Umiiyak na nilagay niya sa isang malaking kahon ang kanyang mga gamit. Pakiramdam niya ay nasa madilim na lugar siya at wala siyang maaninag na kahit na anong liwanag. Pumara siya ng taksi at nagpahatid sa tiya Sonia niya na kapatid ng nanay niya. Bossy, pwede bang itong rubber shoes at bag kong ibayad ko sa inyo? Wala ko kasi akong pera. Anak ng teteng, ang lakas ng loob mong mag-taxi. Wala ka naman palang pera. Bumba ka dito. Baba! Bulyaw na matandang driver sa kanya. Umiiyak na bumaba si Hazel habang bitbit ang malaking box. Napatingala siya sa langit. Mukhang madilim ang langit at parang uulan pa. Suminong siya sa waiting shed at kinuha ang kanyang phone para tawagan ang kanyang best friend na si Ella. Pwede ba ang sunduin mo ko dito sa tapat ng Hypermart, dito sa Cubao? Wala akong kapera-pera, humihikbing sabi niya sa kaibigan. Makikituloy lang sana ako sa inyo kahit isang gabi lang, kung pwede lang sana, nakikiusap na sabi niya rito. Ah, naku, teka't ipapaalam ko muna kay nanay, alam mo namang... Please, Ella. Nagsusumamong sabi niya, narinig niya ang malalim nitong buntong hininga. Pinaputok niya ang kanyang mga daliri. Umaasa siyang pagbibigyan siya nito kahit na ngayong gabi lang. Okay, sige. Hintayin mo ko. Salamat, Ella. Tila mapapahaguluhol na sabi niya rito. Papunta na ako dyan. Sabi nito pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip. Salamat, Ella. Tila mapapahugulhol na sabi niya dito. Mamaya ka na magpasalamat kapag nandyan na ako, okay? Sabi nito sa kanya. Hihintayin kita dito, mahinang sabi niya. Nang mawala ito sa ere ay nilapag niya ang buhat-buhat na box sa bench saka naupo. Ngunit lumipas na ang 2 oras sa hindi pa rin ito dumadating kaya tinawagan niya itong muli. Nasaan ka na? Ay, Hazel! Nandiyan ka pa pala? Sorry, nawala sa isip kong nagpapasundo ka nga pala. Dumating kasi ang mga pinsan ko galing probinsya. Siksika na dito sa bahay kaya wala ka na matutulugan eh. Sorry ha, nawala sa isip kong tawagan ka. Nabisi kasi ako sa pakikipag-usap sa mga pinsan ko. Matagal-tagal rin kasi kaming hindi nagkita-kita eh. Alam mo na. Gusto sana niya itong sitahin. Napaka-inconsiderate naman itong ni hindi man lang siya naisipang tawagan man lang para ipaalam sa kanyang hindi siya nito masusundo. Hindi niya alam kung bakit naging ganun sa kanya si Ella simula nang maratay sa ospital ang papa niya. Naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Madalas ay napapansin pa niyang sinasadya nitong iwasan siya. Minsan tuloy ay parang gusto na niya itong sumbatan. Baliwala na ba talaga dito ang friendship nila? Samantalang kapag ito ang nangangailangan sa kanya, kahit may ginagawa siya, ay sinasantabi muna niya para rito. Kung hindi nga dahil sa kanya ay baka hindi nito naipasa ang thesis nito at hindi ito nakagraduate ngayon. Pero mukhang nakalimutan na lahat yun ni Ella. Tinawagan niya ang tiya Sonia niya. Nakailang miss calls yata siya dito bago nito sagutin ang tawag niya. Chang, makikituloy sana ako pansamantala sa inyo. Aniya sa matanda. Naibenta na ni Tita Nora yung bahay at... Nung nakuha mo ang insurance ng papa mo, ni hindi mo ko naalalang bahaginan, pagkatapos ngayon tatawag ka para makitulog. Singhal ka agad nito sa kanya. Napakagatlabi siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakaka-move on sa insurance ng papa niya, as if naman nakinabang siya sa perang yun. Pero kahit ilang beses niyang sabihin wala siyang nahawakang pera, ay ayaw nitong maniwala sa kanya. Nagdadamot lang daw talaga siya. Manang-mana raw siya sa nanay niyang maramot. Sige na lang ho, salamat na lang po, sabi niyang pinutol ng pakikipag-usap sa kanyang tiyahin. Parang sasabog ang dibdib ni Hazel ng mga sandaling yun. Napatingala siya sa langit. Bakit parang napaka-unfair niyo naman sa akin? Ate Hazel! Dinig niyang sigaw ng isang batang babae. Paglingon niya ay nakita niya ang 10-year-old nilang kapitbahay na si Angela kasama ng kuya Melvin nito. Hinila nito ang kuya nito papalapit sa kanya. Angela? Melvin? Gusto sana niyang itago ang bitbit niyang box ngunit sa laki nun ay paano niya yun itatago sa mga ito? Napatingin siya sa mga groceries na bitbit na mga to. Nag-grocery pala kayo?
Oo, pasakay na nga kami ng tricycle pero nakita nga kita. Kaya niyaya ko si Kuya dito, sabi nitong sinundot sa bewang ang kapatid. Uy, si Kuya Melvin, natotorpe na naman dahil nakita niyang crush niya, sabi nito sa 4th year high school na binata. Nag-blush si Melvin. Humagikik naman si Angela. Mayami ay napakunot noon nang mapansin ang box na dala niya. Anong mga yan? Mga gamit ko, nahihiyang sagot niya. Oh my gosh! Narinig nga namin kaninang pinapalayas ka ng wish na stepmom mo. Akala ko hindi niya totohanin. San ka na ngayon titira? Nag-aalala ang tanong ng bata sa kanya. Napatungo siya, hindi niya alam kung anong isasagot. Gusto mo bang sa amin ka na muna? Dinig niyang tanong ni Melvin sa kanya. Tamang-tama, naghahanap si mommy na pwedeng mag-tutor kay Angela. Ay, oo nga Ate Hazel! Excited namang sabi ni Angela sa kanya. At least pagkatapos mo kong i-tutor, pwede na tayo magkwentuhan. Doon ka na sa room ko para may kasama ako. Nag-angat siya ng mukha. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Sa panahon ngayon, walang mararating ang hiya-hiya na yan, anas ni Melvin. Wala nang choice si Hazel, kung hindi ang sumama na lang. Hinila si Hazel ng mami ni na Angela at Melvin. Hazel, halika! Tingnan mo yung lalaking kaangka sa motor ng stepmom mo. Mahinang sabi nito sa kanya. Inihinto niya ang paggawa ng reviewer ni Angela. Hinila siya nito sa may gate at inutusang yumuko para hindi sila ng mga ito makita. Iyan yung lalaking nakabangga sa papa mo. Hindi ako maaaring magkamali. Kitang-kita ko ng mabangga na lalaki niya ng papa mo dahil nasa palengke rin ako ng mga oras na yun. Bakit kasama ng madrasta mo yan? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Maya-maya ng lalaking mga matang tinakpan ng bibig. Napanunok siya ng mahulaan ang naiisip nito. Kinuha niyang kanyang phone at kinuhanan ng picture ang lalaki. Kung siyang nakabangga kay papa, bakit hindi siya nakakulong? At saka, teka nga pala, ang sabi ni Tita Nora, nabenta na niyang bahay namin kaya pinalayas na niya ako agad-agad, eh bakit nandyan pa rin siya? Bigla siyang kinutuban. Akmang susugurin na niya ang kanyang Tita Nora nang pigilan siya sa braso ng mami ni Angela. Huwag kang padalos-dalos, may sa demonyong babaeng yan. Baka ikaw naman ang gawa nun ng masama kapag nilabanan mo pa. Sa ngayon, ang tangi mong magagawa ay ang mag-obserba. Bulong ng babae sa kanya. Saka ba kapatid kami madami kapag sinugod mo yun ngayon? Naisip ni Hazel na may katwiran ng babae, kaya nanahimik na lang muna siya. At kung totoo ngang may kinalaman ang lalaking kasama nito sa aksidenteng naganap sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi ito nananagot sa nangyari sa papa niya. Paanong naisali ni Tita Nora sa pangalan nitong property nilang yun? Kung tutuusin ay bahay pa ito ng mama at papa niya kaya kung merong higit na may karapatan doon, walang iba kung hindi siya. Parang hindi na siya makapagtimpi pa. Gusto na niyang sugurin ng kanyang stepmother matapos mapag-alaman ng tungkol doon. Ngunit nag-aalala naman siya at baka nga mapahamak pang pamilya ni na Angela kapag ginawa niya yun. Napakabait pa naman ng mga ito sa kanya. After niya sa registrar ay nagtungo naman siya sa pinangyarihan ng aksidente ng papa niya. Marami siyang kakilala dito sa palengke, palibhasa ay halos araw-araw sila dito noong may kantin pa ang mama niya. Marami rin kaibigan ng papa niya rito. Nilapitan niya ang magugulay na si Aling Toyang. Nung lamay ng papa niya ay isa ito sa nagkwento sa kanya ng kitang-kita niya nang mabunggo ng jeep ang papa niya habang papatawid ito sa bakery. Aling Toyang, isa kayo sa nakakita sa aksidente ni papa, hindi ba? Oo, nagkabiruan pa nga kami ng araw na yun. Kasama niyang madrasta mo. May kaartehan pa nga ang babaeng yun. Sabi first time daw niyang tumapak ng palengke. Parang nandidiri pang puta. Nagpapasosyal na ewan. Napalunok siya. Mas lalong nadagdagan ang sapantahan niya. Pero hindi niya yun maaaring isatinig hanggat wala siyang matibay na ebidensya. Kinuha niyang kanyang cellphone sa bulsa. Eto ho ba yung driver nung jeep na nakabangga kay papa? O Diyos kong mahabagin, yan nga! Bulalas ni Aling Toyang sa kanya. Saan mo nakuha ang picture na yan? Hindi siya umimik. Ibinalik niya ang phone sa bulsa ng kanyang pantalon.
Ah, salamat po, Aling Toyang. Sabi ni Hazel dito, saka nagmamadaling nagtungo sa presinto. Mananagot ang taong yun sa kanya. Pagkarating na pagkarating sa police station ay lumapit siya sa isang pulis doon. Gusto ko lang pong mag-report yung nangyari aksidente 6 months ago. Nakita ko kasi yung lalaki nakabangga sa papa ko at bago pa niya maituloy ang sasabihin ay lumabas sa kwartong lalaking nakita niyang kasama ng stepmom niya. Ang lalaking nakabangga sa papa niya. Nakasuot ito ng uniform ng pulis. P.O. Vasquez, baka dumating si Kadodong. Pakisabi, magkakapi lang ako. Sabi nito sa lalaking kausap niya, saka lumabas na ng police station. Sinundan niya ito ng tingin habang papalabas. Samot-sari ang naglalaro sa utak ni Hazel ng mga sandaling iyon. May kinalaman bang stepmother niya sa pagkamatay ng papa niya? Sino yung lalaking yun? Si Jepe Raul Falcon. Bakit? Gwapo, hindi ba? Malisyosong sabi nito sa kanya. Marami talaga nagkakakrush dyan kahit may edad na. Crush mo? Inirapan niyang lalaki saka nag-walk out palabas ng police station dahil pakiramdam niya ay wala siyang mapapala sa mga ito. Kailangan muna niya ng isang matibay na ebidensya bago siya magsampa ng kaso. Mukhang masyadong malakas ang kinakalaban niya. Sa ngayon, ang kinakailangan niya ay ang mangalap muna ng mga ebidensya. Pero ngayon pa lang ay parang tsak na talaga niyang mayroong foul play na naganap sa pagkamatay ng papa niya. Mangiyak-ngiyak si Hazel habang naglalakad pa uwi sa bahay ng kapitbahay. Sa paanong paraan ba niya mapagbabayad sa mga atraso ng mga ito sa kanya, ang kanyang evil stepmother at stepsister? Oh, dyan ka pala nangangatulong ngayon sa kapitbahay? Nakangising sabi ng stepsister niyang si Lily nang makita siya nitong papasok sa gate ng kapitbahay. Bagay sa'yo! Akman tatalikuran na siya nito nang may maalalang sabihin. By the way, ikakasal na nga pala ako sa bilyonaryo kong fiancé. Sorry, piling-pili lang mga guest ko kaya hindi kita mai-invite. Besides, hindi naman tayo naging close ever. Pagkasabi noon ay mabilis na itong pumasok sa loob ng bahay. Humabang uso niya habang sinusundan ito ng tingin. Akala mo kung sinong maganda? Malaki lang naman ang dibdib. Bubulong-bulong na sabi niya. Bahagya pa niyang ginayang lakad nito. Hindi niya napansin na pinapanood pala siya ni Angela. Ang lakas ng tawa nito. Napabungis-ngis na rin siya. Kahit paano ay nagpapasalamat siyang mabait ang kapitbahay niyang ito, lalo ng mami nito na si Vivian. Ang daddy naman ni Angela ay seaman at once a year lang umuwi kaya basically ay mag-iina lang ang nasa bahay plus siya. May katulong ang mga ito dati, ngunit na magkasakit ang magulang ay bumalik na sa probinsya. Wala naman gaanong gawain sa bahay, palibhas ay malalaki ng mga ito at di washing machine naman kaya hindi siya hirap. Isa pa, tulong-tulong naman sila sa mga gawaing bahay. At hindi siya tinuturing na iba ng mga ito, kaya malaking utang na loob niya at nakahanap siya ng mga taong tulad nila. Ate Hazel, nakita mo ba yung boyfriend ng stepsister mo? Umiling siya. Naku, ang gwapo ate. Nakita namin sila sa isang restaurant nung nag-shopping kami ni mommy. Talaga, gaano ka gwapo? Curious na tanong ni Hazel sa bata. Mukhang artista. Parang ang hindi sila bagay ng evil stepsister mo eh. Sabi nitong napangisi. Mas bagay po kayo ate. Kasi mukha ka ring artista. Natawa siya. Binubola mo lang ako eh. Bigla ay may kung anong idea ang naglaro sa kanyang isip. Matagal na niyang pinag-iisipang makaganti sa kanyang evil stepmother at evil stepsister. Ang daming beses na siyang ginawa ng kamalditahan ng mga ito, nagtitimpi lang siya. At kung totoo ang hinala niyang may kinalaman ang stepmother niya sa pagkamatay ng papa niya, hindi niya titigilan ang mga ito hanggat gumapang ang mga ito sa lusak. Nasa veranda si Hazel nang makita niyang stepmother niyang dumating, angkas ng motor ni Jepe Raul Falcon. Bumaba ang stepmom niya sa motor nito at binuksan ang gate ng bahay nila. Ipinasok na lalaki ang motor sa loob. Hindi siya maaari magkamali. Base sa mga kinikilos ng mga to, alam niyang may relasyon ng mga to. 6 months pa lang namamatay ang papa niya. Ang bilis naman yata nitong makahanap ng bagong lover.
Lumabas siya ng gate na tinutuluyang kapitbahay at dahan-dahang pumasok sa gate ng bahay nila. Kabisado na niya ang pasikot-sikot ng bahay nila kaya alam niya kung paano makakapasok sa loob nang walang makakapansin. Dahan-dahan siya nagtungo sa likuran sa may kusina. Kumuha siya ng isang stick at sinungkit ang manipis na kalan sa pinto ng kusina. Tahimik siyang pumasok sa kusina. Mula doon ay kita niyang lalaki na nakaupo sa sala, katabi ng stepmother niya. Ang sweet pa nga ng mga ito habang nagtatawanan. Nabenta natin tong bahay sa magandang presyo. Nakangising sabi ng stepmother niya. Next week doon na tayo titira sa bago nating bahay. Si Lily naman ilang weeks na lang ikakasal na sa gwapo't bilyonaryong si Johan. Matutupad na lahat ng mga pangarap natin, honey. Ang tagal rin natin tong pinlano. Natutup niyang kanyang bibig. Nangangatal ang kanyang buong kalamnan nang kuhanan niya ang kanyang cellphone at video ang lahat na nakikita. Mabuti na lang malakas ang kapit natin, honey. Akalain mo, walang kahirap-hirap nating naipalabas na aksidente pagkamatay ni Macario? Ang bilis nang nating nakuha ang insurance. Dinig pa niyang sabi ng madrasta niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Nang pakasalan ito ng papa niya ay halos dito na umikot ang mundo ng ama niya. Maging sa anak nitong si Lily ay napakabait ng papa niya. May mga times pa ngang kine-question niyang ama dahil parang mas mahal pa nito ang anak ng madrasta niya kesa sa kanya na sarili nitong anak. Pero palaging sinasabi ng papa niya na gusto lang daw nitong iparamdam kay Lily na hindi ito iba sa kanya. Na ituturing nitong parang isang tunay na anak si Lily kagaya ng turing nito sa kanya. 12 years old pa lang siya nang mamatay ang mommy niya sa sakit na cancer. After 3 years ay nag-asawa na ulit ang papa niya. Masama pa ngang loob niya dahil ni hindi man lamang ito nagpaalam sa kanya na magpakasal. At ang mas masakit nang patirahin ito ng papa niya sa bahay nila, bitbitang noon ay 18 years old pa lamang na si Lily. Lahat ng para sa kanya ay halos ibigay ni nito sa mag-ina. Pati nga yung dating kwarto niya ay inagaw sa kanya ni Lily at pinayagan lang yung mangyari ng kanyang ama kaya ang ending yung guest room ang ginamit niyang kwarto. And yet, ganito pang iginanti ng madrasta niya sa papa niya? Parang hindi niya kayang tapusin pang pakikinig sa mga ito. Waring sasabog ang dibdib niya. Basta makinig ka lang sa akin, malayong mararating natin. Anang lalaki na hinaplos ang braso ng babae. Alam mo namang matatag ang pader na sinasandalan natin, kaya hindi nila ako maipapakulong. Napahagikik si Nora. Kaya nga bilib na bilib ako sa iyo, honey. Maabilidad ka. Hindi gaya ni Macario na kontento na lang sa kakarampot na savings. Kaya nga nung ninako ko yung pang tuition fee ng anak niya, halos atakihin sa puso sa pag-aalala. Napaluha si Hazel. So eto rin palang nagnako ng tuition fee niya, kaya kinailangan niya dumiskarte para makatulong sa papa niya. Sagad pala talaga sa kasamaan ng matandang ito. Parang nangihinang napalugmok siya sa sahig. Hindi niya mapigilan ang mapaiyak. Paano ito nagawang pakasalan ng papa niya? Maya-maya narinig niya ang pagdating ng sasakyan. Nandiyan na yata si Lily kasamang fiancé niya. Teka, at gagawa lang ako ng maiinom. Nagpanik siya, kaya natabi niyang silyat na tumbayon. Nakita niyang biglang napaunat ang bruha niyang stepmother. Nagmamadali siyang tumakbo palabas. Nakita niyang itim na pick-up. Nagmamadali niyang sinampayon at nagtago doon. Nang matiyak na safe na siya sa kanya pinakawalan ang lahat ng galit na nasa dibdib. Iyak siya ng iyak habang naalala ang paghihirap ng papa niya noong nakarating ito sa ospital. Habang ang madrasta niya wala naman palang nasa isip ko hindi maibenta ang kanilang bahay at makuha ang insurance ng papa niya. Sinusumpa niya pagbabayaran ng mga ito ang lahat ng ito. Willing siyang gawin ng kahit na anong paraan, maibalik lang ang mga ito sa lahat. Lahat ng hirap na pinagdaanan ng papa niya bago ito mamatay. Hanggang sa makatulog siya, sa loob ng pick-up ay galit na galit pa rin siya. Anong gagawin ni Hazel ngayong nalaman niya sinadya ang pagkamatay ng kanyang ama? Magawa kaya niyang mapagbayad ang mga taong ito? At sino nga kayang may-ari ng pick-up na nasakyan niya na ikakagulat ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.